Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating channel. Ngayon ay pag-usapan natin kung paano maging Christian in spirit. Marahil ay isa kang iglesia ni Kristo, Katoliko, Saksi, Born Again, Iglesia ng Diyos, Baptist, Seventh-day Adventist, Pentecost, Evangelical, o ng iba pang relihiyon na nasa bracket ng Christian religion. Lahat ng mga relihiyong ito ay Christian ang katawagan dahil ang foundation ng faith ay salvation through the Lord Jesus Christ. At dito tayo lahat nagkakaisa dahil lahat tayo ay under kay Lord Jesus Christ. At maganda ito dahil marami palang mga Pilipino ang nagnanais o tinatanggap ang Lord Jesus Christ bilang kanilang Lord and Savior. Dahil sa dami ng denomination o sekta ng Christian religion dito sa Pilipinas ay nagiging dahilan ito kung bakit nagkakatalo-talo ang mga magkakapatid kay Kristo. Nagkakasagutan ang mga members ng iba't ibang sekta kung sino ang mas tama sa kung anumang religious practice ng kanya-kanyang religious sect, which is hindi dapat. Dahil ayon sa sinabi ng Lord Jesus Christ sa Matthew chapter 12, verse 25, ngunit alam ni Jesus ang kanilang mga kaisipan. Sinabi niya sa kanila, ang bawat pagkaharing nagkakabahabahagi sa kanyang sarili ay mawawasa. Ang bawat lungsod o sambahayan na nagkakabahabahagi sa kanyang sarili ay hindi makakatayo. Ito ang sinabi mismo ng Lord Jesus Christ nang pag-isipan siya ng masama ng mga relihiyosong Pariseo at Saduceo na inakala nilang mula kay Beelzebub ang kapangyarihan ng Lord na ginamit niya sa pagpapalayas ng mga demonyo mula sa mga tao na may sakit. Sinabi ng Lord Jesus Christ nang pag-aharing nagkakabahabahagi sa kanyang sarili ay mawawasa. Ang bawat lungsod o sambahayan na nagkakabahabahagi sa kanyang sarili ay hindi makakatayo. Subukan natin itong ilagay sa Christian perspective. Kung ang bawat relihiyon ng Christianity sa atin ay patuloy na nagkakasira-siraan, darating ang araw na ang kahulugan ng Christianity ay masisira. Dahil nga, ito ay nagkakabahabahagi at sinabi ng Lord Jesus Christ na ang gawain na ito ang siyang wawasak sa kanyang sarili. Dahil sa pagalingan ng relihiyon sa atin na nagde-debate tungkol sa Biblia ay nagkakaroon ng degradation ang kahulugan ng Christianity o nagiging mababa ang quality ng Kristyanismo dito sa Pilipinas dahil sa sistemang ito ng mga religious group. Nagiging parang sports na lang ito na pagalingan sa pag-debate pagdating sa Bible. Kaya ang nagiging mindset tuloy ng mga taong naisanang kilalanin ng Diyos ay nagiging Christianity by religion at hindi na Christianity in spirit. At napakalungkot nitong balita dahil hindi pa rin sure na ligtas ang isang tao kapag ang mindset niya ay maliligtas siya dahil sa kanyang relihiyon na Kristyanismo. Ngunit huwag din nating isipin na may iba pang relihiyon na mas maganda sa Kristyanismo dahil wala na. Dahil si Lord Jesus Christ lang ang nag-iisang daan patungo sa Diyos Ama. Ito yung nasa John chapter 14 verse 6. Ngayon, kailangan nating ituwid ang pagiging Christian by religion sa pagiging Christian in spirit. Tandaan natin na tayo na paging anak ng Diyos dahil kay Kristo Jesus at ito ay dahil sa pananampalataya sa salita ng Diyos na wala ring iba kundi ang Lord Jesus Christ. John chapter 1 verse 12. Datapwat, ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng kapamahalaan maging mga anak ng Diyos. Sila ay ang mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Pinabaliwanag sa atin sa verse na ito na dapat tayong sumampalataya na tayo na paging anak ng Diyos dahil sa pangalan ni Kristo Jesus. Kapag sinasabi nating Jesus is Lord at may kalakip itong faith, tayo ay naliligtas. At ang pananampalataya o ang faith ay hindi nakukuha sa relihiyon, kundi ito ay nagmumula din kay Kristo Jesus na salita ng Diyos na siyang laman ng gospel. Romans chapter 10 verse 17. Kaya nga, ang pananampalataya ay mula sa pagkikinig at ang pagkikinig ay mula sa salita ng Diyos. Ang faith ng isang tao na siya ay napaging anak ng Diyos ay nabubuo kapag siya ay palaging nakakapakinig ng mensahe ng gospel of grace o mensahe ng kaligtasan na bigay ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Itong gospel of grace ay ito yung mensahe ng John chapter 3 verse 16 na dahil kay Kristo Jesus, dahil sa mga paghihirap niya sa cross, dahil sa umagos niyang dugo sa cross, dahil sa pagkamatay niya sa cross para mabayaran ang kasalanan ng tao at mapatawid ang tao sa mata ng Diyos, ay naligtas ang tao at napaging anak ng Diyos. Ito ang dapat mabuo sa faith ng isang tinatawag na Christian. Ngayon, kung palaging ang sinasabi ng simbahan na pinupuntahan ng isang nais makilala ang Diyos ay sila ang tunay na simbahan at ang kaligtasan ay ang pagsali sa kanilang relihiyon o sa kanilang samahan, ay ibang faith ang naitatanim sa taong nakikinig.
Hindi na ito ang pananampalataya na nagmula sa pakikinig at pakikinig na mula sa salita ng Diyos. Kundi ito ay nagiging pananampalataya na mula sa pakikinig at pakikinig na mula sa relihiyon. At iisa lang ang resulta nito. Faith na walang katiyakan ng kaligtasan. Dahil kapag ganito ang mensahe, ay hindi maintindihan ng makikinig ang tunay na Kingdom of God. Ito ngayon ang nagiging dahilan, kaya nagiging powerless ang Christian life ng mga gustong makilala ang Diyos through Jesus Christ dito sa Pilipinas. Kaya kinakailangan na lahat sana ng Christian religion sa atin ay magkaisa at mag-focus na ipangaral ang gospel sa mga tao. Imbes na yung relihiyon o yung simbahan ang minamindset natin sa mga nakikinig, ay ang mga magagandang bagay na trinabaho ng Lord Jesus Christ ang ipakilala natin. Ipaintindi natin na bilang Kristiyano ay hindi na tayo tagamundo. Tagalangit na tayo na narito pa lang sa ibabaw ng lupa para gawin ang utos ng Diyos na ipalaganap ang kanyang salita. Walang iba kundi si Lord Jesus Christ. Matthew chapter 28 verses 18 to 20. At lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila na sinasabi, "Lahat ng kapamahalaan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. Humayo nga kayo. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, inyong bautismuan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo sila na ganapin ang lahat ng mga bagay na aking iniutos sa inyo. At narito, ako ay kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng kapanahunang ito." Siyanawa. Ito ang layunin kung bakit mayroong nagtayo noon ng mga relihiyon. Hindi upang maging kompetisyon sa iba pang mga Christians, kundi ay para mas maging madali ang pagpapalakanap ng Kingdom of God at mas maging organized ito. Ang Kingdom of God ay hindi ang grupo na kinaaniban natin, hindi ang relihiyon, kundi ito ay yung nasa loob natin na tinanggap natin dahil kay Lord Jesus Christ. Luke chapter 17 verses 20 to 21. Ang mga Fariseo ay nagtanong sa kanya kung kailan darating ang paghahari ng Diyos. Sinagot niya sila at sinabi, "Ang paghahari ng Diyos ay darating na hindi mamamasdan. Ito ay darating na hindi nila masasabi, 'Tingnan ninyo rito, tingnan ninyo roon.' Ito ay sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nasa kalikitnaan ninyo." Sinabi ng Lord Jesus Christ na ang kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito. In a sense na hindi nakikita at hindi naintindihan ng mundong ito. Kaya kapag ang turo na naitatanim sa isipan ng tagapakinig ay hindi salvation patungkol kay Kristo Jesus, dahil sa sacrifice of Jesus sa cross ay hindi ang Kingdom of God ang naitatanim sa kanya. Bagkus, ito ay peking kaharian na hindi kayang magbigay ng buhay na walang hanggan. Dumating ang Lord Jesus Christ dahil sa nag-iisang goal, upang tayo ay may balik sa piling ng Diyos at muling mapaging anak ng Diyos para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga tao. Ang Diyos ay eternal. Siya ang source ng buhay at ng lahat ng magagandang bagay. At siya ay nai-reveal sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mark chapter 1 verse 15. Sinasabi niya, "Naganap na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi kayo at sampalataya na ninyo ang Ebanghelyo." Ang salita ay nagkatawang tao, nang sa ganun ay magawa niyang mabayaran ang bayad sa kasalanan na nire-require ng batas. At ito ay kanyang napagtagumpayan sa cross, kaya na-redeem ang lahat ng tao na sumasampalataya sa Lord Jesus Christ. At dahil na-redeem ang lahat ng mananampalataya ng Lord Jesus Christ, ay malaya na rin silang magtrabaho para sa Diyos. At sila na ngayon ang bumubuo ng Kingdom of God. Ngunit ang mensahe ng Gospel of Salvation ay hindi madaling intindihin kapag walang tulong ng Holy Spirit. John chapter 14 verse 17. Ang tagapayong ito ay ang Espiritong katotohanan. Hindi siya matanggap ng sangkatauhan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. Kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at sasa inyo. Katulad din ng Kingdom of God, ang Holy Spirit ay hindi maintindihan ng human wisdom. Hindi siya makikita at makikilala hanggat hindi maintindihan ng isang tao ang faith sa Gospel of Grace through Jesus Christ. Ang Holy Spirit kasi ang tatap ng isang Kristiyano ay tunay na Christian in Spirit. Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. Sumampalataya rin kayo kay Kristo. Pagkarinig ninyo ng salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, sa Kanya rin naman. Pagkatapos ninyong sumampalataya, ay tinatakan kayo ng banal na Espiritu na ipinangako.
ang banal na espiritu ang katiyakan ng ating mana hanggang sa pagtubos ng biniling pag-aari para sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Ang Santo Espiritu ang tatak na tayo ay na kay Kristo Jesus, hindi ang relihiyon natin. Kaya kailangan nating maging Christian in spirit dahil ang Kingdom of God ay in spirit at ang Holy Spirit of God ay in spirit din. At tayo mismo ay napaging anak ng Diyos, hindi rin sa laman, kundi ay sa Espiritu pa rin. John chapter 3 verses 5-6. Sumagot si Jesus, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay panganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa paghahari ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu." Ang pagiging born again dito ay hindi rin sa relihiyon, kundi ay sa Espiritu. Tayo ay hindi pwedeng maging kasama sa Kingdom of God kung hindi tayo pinanganak sa Espiritu, at hindi natin matatanggap ang turo ng Holy Spirit kung hindi pa tayo na ipanganak sa Espiritu. Ibig kasing sabihin ng muling pagkabuhay sa Espiritu ay muling pagkakonekta ng ating Espiritu sa Diyos. Dahil ang Diyos ang source ng ating buhay, ang Spirit natin ay mula sa Diyos at ito ang direct contact ng Holy Spirit na pinadala ng Lord Jesus Christ sa atin bilang kasakasama natin at bilang tatak na muli tayong naikonekta sa Diyos. Napaka-importante talaga na tayo ay maging Christian in Spirit dahil dito talaga malalaman ang tunay na maliligtas. Hindi sa relihiyon na tatak, kundi ay sa spiritual na tatakan. Hindi natin sinasabing masama ang Christian religion, ngunit dapat lang na lahat ng Christian religion sa Pilipinas ay mag-upgrade na at mag-focus sa Kingdom of God through Jesus Christ. Mag-focus na tayo sa pag-aaral sa spiritual na mga bagay para sa kaligtasan ng mas maraming tao sa Pilipinas. Ipangaral natin ang gospel through Jesus Christ, nang sa ganoon ay mabuo ang faith ng mga tao sa salita ng Diyos na Lord Jesus Christ din. Kapag nabuo ang kanilang faith sa salita ng Diyos, ay muli silang maipapanganak sa Espiritu at matatanggap nilang tatak ng kaligtasan na Holy Spirit. At kapag nangyari ito, sila ay makakapasok na sa paghahari ng Diyos na tunay na Kingdom of God. Ang kaharian na hindi nakikita, ngunit naiintindihan lamang ng mga taong naipanganak sa Espiritu. 1 Corinthians chapter 2 verses 14-16. Hindi tinatanggap ng likas na tao ang mga bagay na ukol sa Espiritu ng Diyos, sapagkat kamangmangan sa Kanya ang mga ito at hindi niya ito maaaring malaman dahil ang mga ito ay nasisiyasat sa kaparaanang espiritual. Ang taong sumusunod sa Espiritu ay nakakasiyasat ng lahat ng mga bagay, ngunit walang sino mang nakakasiyasat sa Kanya. Ito'y sapagkat, sino nga ang nakakaalam ng isipan ng Panginoon? Sino ang magtuturo sa Kanya? Ngunit kami, nasa amin ang kaisipan ni Kristo.